ibang sa buong taon. Tayo ay natitipon ngayon upang ipagdiwang ang kaganapan ng ating kaligtasan na bunga ng muling pagkabuhay ng Kristong Panginoon. Sa unang bahagi ay gagawin natin ang pagbabaspas at pagsisigis-pandila ng Paskong Pagkabuhay. Ang liwanag ng apoy ng kandilang ito ay simbolo ni Kristo na siyang umawi sa diin ng kasalanan at ng kamatayan. Ang susunod ay liturhiya ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang mapagligtas na pagkilos ng Diyos sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay siyang katuparan ng pagliligtas ng Diyos. Sa ikatlong bahagi ay gagawin natin ang liturhiya ng binyag kung kailan sasariwain natin ang may pinangako natin sa binyag. Ito ay paalala sa atin na sa pamamagitan ng binyag, tayo ay namatay na sa kasalanan, nagkaroon ng bagong buhay, at tayo ngayon ay nakikipahami na sa muling pagkabuhay ni Kristo. Muli ay ang liturhiya ng Kristiya, ang bilang pagpapahayag ng ating kasalanan sa Diyos sa bagong buhay na ipinagkaroon sa ating Kristo. Ang kapayapaan ni Kristo, ang pag-ibig ng kasama at ang pag-ibisa ng Espiritu Santo ay sumayon lahat. At sumayon rin. Ay nilalarawan ng apoy na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami yung dinilutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal at ipagkaloob mong kami pagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kino ko nga po, Father.
Siya ay ating kaliwanag.